Ito po ang pag-uusapan natin ay miyembro po ito ng class 1983 kung saan ang mga kilalang PMA-er na produkto ng class 1983, syempre walang iba ang kasalukuyang National Security Advisor na si Edgardo Anyo. At sa kabila po ng mga sinasabi nitong si Clemente Enrique na siya daw po ay spokesperson o nakakausap ang kanyang mga kamista, mukhang hindi po ganun ang katotohanan dahil nagpalabas po ng pahayag ang kanyang mga classmate na lahat po ng kanyang mga sinasabi ay hindi po nila diwa at ito ay paniniwala lamang alone nitong si Enrique Clemente. O kaya ano ngayon ang masasabi mo, Kapitan Tanda, sa iyo kasing mga vlog na ginawa sa YouTube at perhaps sa Facebook, talagang tahasan mong sinasabi na ikaw ay bumibitiw ng suporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at kinikilala mo bilang Pangulo sa kasalukuyan as far as you are concerned, walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Ngayon, para hindi tayo fake news, ipapadinig ko po sa inyo ang tinig nito pong si Kapitan Tanda. Pakinggan po ninyo mga tol. Lang yung military, nakita nila, mas marami na itong indignation ng tao, withdrawal of support. So, tayo, withdrawal of support kay ako, withdrawal of support kay BBM. Sara becomes my president, di ba? Yun yung ano ko. Okay, yung sa manifesto is a withdrawal of support. In the summary, withdrawal of support. Magandang araw mga kaibigan. Ayan, nagsama yung dalawang paano ko ba sasabihin ito? Kasi mga may edad na ang mga ito, mga tatay ko na halos ito eh. Pero bigyan pa rin natin ng respeto considering na itong mga tao na ito, katulad nitong si retired Brigadier General Macanas, ay nakasama rin naman natin sa hanay po ng uniform service. Kaya kung nababastos kuman kayo, mga bastos sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, paumanhin. Pero tingin ko, karapat-dapat naman po sa inyong tawaging mga Kapitan Tanda at retiradong tanda. Dahil kung ano ang pag-uugali ninyo, ganun din naman yung kung ano yung sinasabi ninyo, siguro ganun yung pag-uugali ninyo. Ano? At bastos na bastos po kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating unang ginang Attorney Lisa Araneta Marcos. Hindi si retiradong General Tanda ang pag-uusapan po natin, ha. Tinapik na po natin kahapon yan. Eh, by the way, isingit ko na rin, itong si Johnny Macanas, malamang sa malamang makasuhan po ito ng ating Philippine National Police dahil po sa kanyang mga pagpapakalat ng fake news. Ito naman pong si Kapitan Tanda, titingnan po natin kung makakasama po ito sa maaaring makasuhan. Pero sa mga nabanggit kasi nito sa ilang mga video niya sa YouTube, parang nangarap na itong maging vlogger eh, katulad na po natin. I do not know kung ano talaga ang kanyang intention, para ba kumita ng pera, para sumikat, eventually tumakbo sa politika, di natin alam. May mga vlogger kasi ngayon, pasensya na, maingay, na ganyan ang situations. Ang aga-aga pa lamang, yung titulo ng kanilang mga programa ay nangangampanya na. O, hindi natin alam ang intention nitong si Clemente, pero ganun pa man, siya po ay isang vlogger na. Ganap na vlogger na dahil meron po siyang YouTube channel. At sa kanyang YouTube channel, maraming beses po siyang nanghikayat sa mga kababayan po nating Pilipino na labanan ang kasalukuyang gobyerno. And I believe that is partly inciting to sedition, ano? Siyempre, ang nakakaalam po niya ng ating mga otoridad, bahala na silang magkalap ng facts kung makakasuhan ba o hindi itong si Clemente. Pero dito po sa babasahin po nating balita, mga tol, nakalagay po dito, Sara Duterte is my president. Yan po ang binanggit ng isang retiradong sundalo na si Clemente. Ang kanyang mga mista, ang ibig sabihin po ng mista, classmate po ito. Class 1983, na-annoyed po sa kanya. Yung annoyed na salita, madalas ko nadidinig ito sa aking bunsong anak pagka na-annoyed siya sa tao. Ganun yung naramdaman ng class niya, 1983. Nakaka-annoy, nakakasura sa madaling salita. Ito pong ginagawa at sinasabi
itong si Clemente. Bakit? E akalain mo, doon sa kanyang YouTube channel, sabihin niya ba naman ang mga katagang ito, "You are the president now, as far as I'm concerned." Ito po ang dineklara ni retired Army Captain Clemente Enrique. At ang tinutukoy niyang presidente na para sa kanya, walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Si Enrique ay graduate ng 1983 class of Philippine Military Academy. Matikas yata ang kanilang pangalan, ano? At siya po ang baron ng Matikas class. Alam niyo yung baron, mga tol? Ito po yung pinakamataas na ranggo na makukuha ng isang kadete sa Philippine Military Academy. Ngayon, nagtataka lamang ako bakit sa kabila nung napakaganda ng kanyang naging standing sa loob ng academy, Army Captain lamang po ang kanyang natapos at nagretiro. Kaya parang ang hirap paniwalaan na retirado ka bilang Army Captain lamang. Pero ang sabi po kasi dito sa balita, he left the service early so that those who were fed his video in various chat groups had to Google his name and check whether the piece wearing a beret looked familiar. At syempre, hindi naman po familiar ito sa atin, kaya ngayon nga lang po natin siya nakilala. Kaya malamang sa malamang, mga tol, itong si Clemente Enrique, malamang hindi po ito talaga nakatapos ng serbisyo bilang Philippine Army organic personnel, ano? O uniform personnel. Kasi ang ranking po sa ating sundalo, particularly sa Philippine Army, once you were a graduate of Philippine Military Academy, meron kang permanent position kaagad with the rank of second lieutenant. After po ng second lieutenant, after a couple of years, kung maganda ang servisyo mo at you are eligible, pwede kang ma-promote to first lieutenant. Tapos after po ng first lieutenant, mapopromote ka to captain. Kaya yung ranggong captain, naglalaro lamang yan from not more than 10 years in the service. Maaabot mo na yung ranggo na yan. Sa aking pagkakaalam, I do not know during that time kung existing na ang batas na at least 20 years in the service ka, pwede ka nang mag-optional retirement. Or baka may batas that time na nung nag-merge ang Philippine National Police, ang Integrated National Police at saka Philippine Constabulary, at ito ay inihiwalay na sa Armed Forces of the Philippines, ay doon na binigyan ng pagkakataon yung mga active service personnel noon na pumili kung sila ba ay mananatili sa serbisyo o aalis na magre-retired na optionally sa serbisyo. Baka ganun, ha? Hindi ko sinasabing ganun ngayon nangyari. Pero baka ganun, para lang maipaliwanag natin, mabigyan ng katwiran kung bakit sinasabi niya na siya po ay retired Army Captain. Kasi alam niyo, mga tol, wala namang masama kung sabihin mo sa tao na ikaw ay na-dismiss bilang uniform personnel. Ako, very proud akong sabihin sa taong bayan sa harapan ninyong mga manonood na dismiss po ako bilang police officer. Kasi bakit po ako proud? Dahil pinili ko po yun, eh. At higit sa lahat, wala po akong inagrabyadong tao nor ginawang illegal or krimen nang ako po ay natanggal sa serbisyo. I do not know itong si Captain Clemente. Now, ano ba ang sinabi po ng kanyang mga classmate dito? Sabi po dito sa balita, the irony is some of Enrique's PMA classmates or mistas in military parlance are in the echelon of powers. At syempre, kilalang kilala po natin kung sino po ang nakaupo ngayon na talagang nasa pinakamataas na posisyon sa kanilang class kung ang pag-uusapan ay position, title sa kasalukuyang gobyerno. Walang iba kung hindi ang ating National Security Advisor na noon ay naging DILG Secretary rin at saka Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Edgardo Anyo. Pero ang mga kaklasmate niya na ito, kinakahiya po yata siya kasi sabi po dito sa balita, to name a few, there's National Security Advisor Eduardo Anyo, I'm sorry, Edgardo yata ay nababanggit ko, no? Eduardo Anyo and retired Police General Roman Popong Felix, the Presidential Advisor on Police and Military Affairs. Class Officer Sent Rappler, a brief statement disowning Enrique's claims. Ano na ngayon? Kapitan tanda,
sinasabi ng iyong mga classmate ang mga katagang ito, Mr. Clemente Enrique is a member of the Philippine Military Academy class of 1983. O hindi naman nila ikinakahiya na ikaw ay hindi kanila classmate, pero makikita mo na yung sinasabi mo ay hindi po nila sinasang-ayunan. Kasi ito pa po yung patuloy na pahayag nila. Mr. Enrique's statements in his blog of Pinoy Survivor in the exercise of his right to freedom of expression are his own personal views and opinions alone. Ikaw lamang, Kapitan Danda, ang nagsasabi na yan, na presidente mo na si Vice President Sara Duterte. Ikaw lamang ang nagsasabi na nagwi-withdraw ng support ang class ninyo, pero hindi naman totoo kasi ikaw nga lang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Eh sana nadidinig mo ngayon yung sinasabi ng classmate mo. Parang nakakahiya tuloy iyan sa harapan ng publiko. Feel na feel mo na parang ikaw yung nasusunod at spokesperson ng class nyo. Pero ito, nagpahayag ang iyong classmate na hindi ka naman pala representante or spokesperson ng inyong class. Ulitin natin, ha? In the exercise of your right of freedom and expression, your own personal views and opinions lamang alone ang mga sinasabi mo, ha? And do not in any way reflect that of PMA class 1983 or of the individual members. Ang liwaliwanag dito, ha, Kapitan Tanda, huwag mong gamitin ngayon ang class mo para sabihin na wini-withdraw nyo ang support para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi yun tama. Kayo, particular, pasensya na kayo, mga minamahal naming naglingkod sa bayan ng mga retired PMAers, kayo po ay pinag-aral ng gobyerno. At ang ginamit pong pampaaral sa inyo ng gobyerno para kayo ay maging matalino, maging capable, maging efficient and effective sa inyong naging serbisyo sa publiko ay buwis mula sa taong bayan. Ang buwis mula sa taong bayan na yan ay pinaghirapan po nito. Sa araw-araw pong pagpupunyagi ng mga kapwa po natin Pilipino ay kumikita ito at nakakaltasan ng buwis at partly napupunta para po sa inyong mga pag-aaral. Kaya nararapat lamang na ang loyalty po ninyo hindi para sa iisang tao, kung hindi sa duly constituted authorities as enshrined in the Constitution. Ayun po kasi, ang tanging nakikita namin dapat at tama ninyong gawin. Ang loyalty ninyo should be placed on the Constitution, not on someone else. And this Clemente Enrique is very loyal to the former President Rodrigo Duterte. Ang masakit, yung pagiging loyal mo, idinadamay mo ang paniniwala ng iyong class. Walang problema kung paniwalaan mong magaling si Rodrigo Duterte. Walang problema kung paniwalaan mong capable itong si Sara Duterte bilang Pangulo. Pero ang idamay mo ang class mo at higit sa lahat, manghikayat ka ng kapwa mo Pilipino para mag-aklas o magalit sa kasalukuyang gobyerno, yon ang hindi tama. Nag-upload ka pa ng tinatawag mong manifesto ng taong bayan para sa gipin ng inang bayan. Tuloy natin ang binabasa po natin balita. The uploading of the video followed the release of a manifesto ng taong bayan para sa gipin ang inang bayan, which essentially described President Ferdinand Marcos Jr. as incompetent, greedy, indolent, cruel. Anak ka ng teteng na yan. Sino ba ang incompetent? Yung pinagmamalaki mo na Vice President Sara Duterte? Paano naging competent si Vice President Sara Duterte? Eh kung competency ang pag-uusapan, napakalayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pinagmamalaki mong si Vice President Sara Duterte. O para mas equal ang comparison, kasi hindi naman presidente itong si Vice President Sara Duterte, di i-compare natin ngayon si Rodrigo Duterte. Tingnan mo, Enrique Clemente, kung gaano ka-competent yung Rodrigo Duterte mong ipinagmamalaki kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakalayo sa unang taon pa lamang mahigit na panunungkulan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung ipinagmamalaki at isa sa flagship program ng Duterte administration's na War on Drugs ay halos isurpass na ng achievements ng kasalukuyang gobyerno for more than a year pa lamang.
nakakahiya, di ba? Ang pakikipaglaban sa illegal na droga, hindi yan masyadong nababanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero yung kanyang activity against this menace of society ay talagang very effective and efficient. In the data na nagathered po natin, more than or billion of pesos na lamang, I forgot the specific figures, pero more than 27,000 individuals including high value target were arrested by the authorities. At ang pinakamaganda dito, napakakakaunti ang casualty. Hindi ko sinasabing walang casualty kasi meron talaga. Pero napakakaunti. E compared to Rodrigo Duterte. Puro patay dito, patay doon. Pero pagka tinignan mo yung datos, halos napakaliit lamang na pagkakataon na nakahuli sila ng mga malalaking players sa illegal na droga. Oh, kaya doon pa lamang makikita mo na kung sino ang incompetent president. Ha? Oh, tapos sinabi mo pa rito, greedy. Paano magiging greed ang ating pangulo? Paano magiging tuso? Paano ano ba Tagalog ng greedy? Yung lahat gusto mong kunin, hindi ko makuha yung eksaktong Tagalog eh. Ha? Tapos indolent, masamang tao, cruel, malupit. Gusto mong sabihin sa yan sa harapan ng publiko na ganyan si Pangulong Bongbong Marcos? Aba, tumingin ka sa litrato ni Rodrigo Duterte. Tumingin ka sa mga video at makinig ka, panoorin mo kung ano ang mga sinasabi ni Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte admitted that he killed several individuals. He admits that he used confidential funds to kill people. Hindi yan may kakaila. Makaraming beses na binastos ni Rodrigo Duterte ang simbahang Katoliko, ang mga head of states, binastos niya ang mga kababaihan. Paano mo ngayon maikukumpara yan kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi natin kinakitaan ng mga ganyang katangian na negatibo sa kanyang buhay hanggang sa kasalukuyan? Tapos meron kang lakas ng loob, kapitan tanda, na sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ang greed, indolent, at cruel? Anak ka ng teteng na yan. Nagkakamali ka yata. Ano ba meron sa pag-iisip mo, kapitan tanda? So, ituloy pa natin ang sinasabi dito. Declared withdrawal of support from him. Sino ka ba? Kahit magbitiw ka ng pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sino ka ba? Kapitan tanda. After all, mismo ang classmate, kinahihiya ka. O, ngayon, sabi pa po dito sa balita, ito naman ay para sa ating Armed Forces of the Philippines. Eh, hindi totoo. Particular ang Armed Forces of the Philippines na nagwi-withdraw ng support ang ilang mga aktibong miyembro nito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. On Thursday, January 4, Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. issued a statement titled On the Emerging Challenges of 2024. Feel free to read between the lines. The Armed Forces of the Philippines stands firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. Sabi ng spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, they are here to observe the chain of command. Sa chain of command, ang pinakamataas ang commander-in-chief, which is the President of the Philippines. At sinasabi din ng ating Armed Forces spokesperson na they shall follow legal orders. At syempre, sino ba ang nagbibigay ng legal orders? Ang Pangulo ng Pilipinas. Kung illegal ang ibibigay na order ng Pangulo ng Pilipinas, hindi nila susundin yon. Understandable yon. Pero wala naman pong illegal na ibibigay na order si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya walang reason para sila ay mag-withdraw ng support para sa kasalukuyang Pangulo. At higit sa lahat, sabi ng ating Armed Forces, they are mission-oriented. Ano yung mission-oriented? They are there to protect and serve the country and the people. Tapos palalabasin mo ngayon, Kapitan Clemente, na ang Armed Forces of the Philippines, ilan sa mga aktibong personnel nito nagwi-withdraw ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa po dito sa balita, the men and women of the Armed Forces of the Philippines remain steadfast, firm. Ibig sabihin, in their role as the guardians of our nation's sovereignty and defender of democratic principles. Kaya sampal sa ito, Kapitan Tanda.
lahat ng sinasabi mo ngayon dito, kung titingnan natin ang iyong motibo, ay either nagpapapansin ka sa harapan ng publiko, sumisipsip ka kay Rodrigo Duterte o kay Sara Duterte, o kaya naman, naghahangad kang sumikat bilang vlogger at kumita ng pera dito sa social media. Hindi naman maikakaila kung retired captain lamang ang iyong natapos sa Philippine Army at during the time, hindi pa dublado ang sahod. Ibig sabihin lamang, Clemente, mababa ang iyong pensyon buwan-buwan. Ha? Kaya ngayon, marahil nangangailangan ka ng pera, kailangan mong kumita, kailangan mong magkaroon ng monthly revenue para siguro masustain ang pangangailangan mo at ng iyong pamilya. Ngayon, hindi ko kakwestiyonin yan kasi legal naman yan. Pero wala ka sanang magiging problema kung ang ginagawa mo, Kapitan Tanda, ine-exercise mo ang iyong karapatan sa malayang pamamahayag nang hindi ka lumalabag sa batas. Ang ginagawa mo panghihikayat sa ating mga kababayang Pilipino at kapwa mo, mga naging sundalo at even sa mga nasa aktibong serbisyo, ay probably inciting to sedition. At tingnan natin kung hanggang saan darating ang pag-i-incite mo na yan sa taong bayan para magalit sa kasalukuyang gobyerno. In November, Browner admitted that he had spoken with disgruntled retired officers and warned them against recruiting active duty soldiers to their destabilization efforts. Etong sinasabi sa inyo ng ating magaling na Armed Forces Chief of Staff na si General Romeo Browner. Pakinggan nyo ito. Hindi pa huli ang lahat sa inyo na mga nagtatangka na guluhin ang kasalukuyang gobyerno. Tandaan ninyo, ang military adventurism sa Pilipinas ay hindi na po magiging successful kailanman. Ha? Meron na po particularly ang social media na maaaring maghayag ng inyong mga konspirasiya na maaaring gawin sa kasalukuyang gobyerno at sa mga susunod pang gobyerno. Hindi na ito katulad ng mga panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. at ng dating Pangulong Estrada na nagagawa ninyong itago ang mga private meeting sa harapan ng publiko para lamang pagplanuhan ang kasalukuyang gobyerno. Ngayon, nalalantad agad yan. At hindi nila ilalagay sa alanganin, partikular ang mga aktibong personnel, yung karir nila na napakaganda sa hinaharap. Higit sa lahat, walang suporta kayong makukuha sa taong bayan. Tandaan ninyo, walang military adventurism ang nagtagumpay without the support of the people and particularly the church. Nangyari lamang na naging matagumpay ang rebellion noong 1986 dahil maraming nagoyong mga Pilipino at napaniwala na ang pamilya Marcos ay ganito, ganyan. At yung ibang mga aktibong personnel, nahikayat ng mga noon ay nagrebelde sa ating dating Pangulong Marcos Sr. Tapos sinamahan pa ng suporta ng international media at ng local media kasama na ng simbahan. Noong panahon ng Cory Aquino administration, sinubukan ng grupo nila Colonel Hunasa na naging senador na magkaroon ng kudita at napakarami nito. Naging matagumpay ba ito? Hindi. Kasi hindi ito sinuportahan ng taong bayan at ng simbahan at ng media. Kapag ka walang suporta mula sa taong bayan at media at partikular sa simbahan, malabo kayong magtagumpay. Noong 2001, nagtagumpay sa pagpapatalsik kay Estrada kasi nagkaroon ng malaking konspirasiya. Ha? Ang mga taong gobyerno, ang media, at saka ang simbahan muling nagkaisa para patalsikin si Estrada at ganun ang nangyari. Napilitang lisanin ni Estrada ang Malacanang para na rin hindi dumanak ang dugo. At the same time, harapin na lamang kung ano yung kanyang naging problema. O, pero noong panahon ni Gloria, sinubukan ng dating senador na si Antonio Trillanes na noon ay lieutenant grade pa lamang yata sa Philippine Navy. Ang isang military adventurism, naging matagumpay ba sila? Hindi, kasi walang suporta ng simbahan, walang suporta ng taong bayan, walang suporta ng international media or ng local media. Ngayon, ikaw, Kapitan Tanda, nananawagan ka ng similar na circumstances. Sa tingin mo, magtatagumpay kayo? Hindi. In fact, kayong mga DD sheets, iilan na lamang kayo. Ah? Ang nakakatuwa nga ngayon dito, regardless of our color, kapag ang pinag-uusapan ay pang-aagaw ng kapangyarihan, hindi pumapayag ang mga dilaw at pink. Ayaw nila. Nakakatuwa kahit paano na ang pink at dilaw ngayon kumakampi sa atin para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naniniwala ang mga dilaw at pink sa ating konstitusyon. Higit sa lahat, ayaw ng dilaw at pink sa mga Duterte.
Sabi ng ilang mga manonood natin ng mga Dilaw of Pink, pagtatsagaan nila ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, huwag lang makabalik ang mga Duterte sa national position. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.